Virgen ng Aranzazu, mula napawaran din ng koronasyong kanonikal ng Roma. Na Birheng Maria, na kinikilala natin bilang mahal na Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng Kanyang Ina, paging ina rin natin, patnubay at gabay natin sa paglalakbay sa buhay. Dahilan sa Kanyang kabutihan at kabanalan, dinarakila siya ng lahat ng salinlahi at pinagkakapuri bilang reyna ng langit at lupa. Ang ating ay pangungunahan ng lubhang kagalang-galang Francisco M. De Leon, D.D. Otipolo, kasama si Reverendo Padre Reynante U. Tolentino, rektor ng ating pambansang dambana ng Maria sa katedral at ng mga panauhing pari. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa koro sa pambung.
Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang taong ng ikasiyam na pung taong anibersaryo ng koronasyon, kanonikal ng imahen ng mahal na birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Mula noong dumating ang imahen ng mahal na birhen sa ating bansa, halos 400 taon na ang nakararaan, ang birhen ng Antipolo ay naging patnubay at gabay ng marami, lalo na nalakbay. Siya ang ina ng Diyos at ina nating lahat, na patuloy na kumakalinga sa kanyang mga anak. Sa banal na misang ito, muli nating kokoronahan ang imahen ng mahal na birhen bilang pagpapasalamat sa Diyos at pagpaparangal at pagpupugay kay Maria, walang kapantay na kabutihan at pagmamahal. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nakasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, Excelsis Deo. Ang Diyos na
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Heso Kristo, alang-alang kay Mariyang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman, na manaag na ang sa lupaing balot ng dilim. Ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasa samsam na kayamanan. Nilunsang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang pangyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahanga-hangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos Ama, ang sipe ng kapayapaan, malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan, ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatagpag pakailanman. Isa sa gawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kamay.
ang sipat malalakas. Mga apay pinatatatag. Ang mayroon ay nawawalan, ngunit ang gutom ay pinupangon ng mga anak. Ang usapin ang pupuri sa Panginoon mo na panlintas. Ang puso ko'y ang pupuri sa Panginoon mo. Pagkabigay ng buhay at kamatayan, siya lang ang aking tagapagligtas. Ang nagpitalita at kayaman pinatay sa kahirapan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon mo na pagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Ang kanyang alin, inihanay niya sa mga hari. Sapagkat ng mundo sa Panginoon tagapagligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ng mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak at sa gayon naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala. At ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ka ng grasya, kapiling mo tuwi na. Aleluya! Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya, sa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ayat sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at taas-taasan. Iba niya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Pababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon'y ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inuuli ka namin, Panginoong Jesu Kristo. Bishop Gabriel Reyes, Obispo Emerito ng Diocese ng Antipolo,
Padre Reynante Tolentino, ang rector at administrator ng katedral na ito, mga kapatid sa kaparean, mga religious sisters, ang ating mga government officials, Vice Mayor Pining Gatlabayan at former Lito, Congressman Lito Gatlabayan, ang may bahay ng ating mayor, si Anding Inares, at iba't iba pang mga government officials na narito, at minamahal kong mga kapatid kay Kristo Jesus. Tayo ay natitipon dito para magdiwang. Unang-una, ang pagsasara ng pilgrimage season. So ito po ang closing mass ng pilgrimage season na inumpisahan natin noong May 1st. Pangalawa, ay upang gunitain ang 90th anniversary, 90 taong pag-corona sa Birhen ng Antipolo. At kasama po ang dalawa pang nakoronahan na mahal na imahe ng mahal na birhen, ang mahal na birhen na nang walang magampon sa Ola, Marikina, at ang mahal na birhen bilang Nuestra Señora de Aranzazu. Tres coronadas, triple A, Antipolo, Abandonada, Aranzazu. Sabi nila, pagkatapos po ng homily, ang seremonya ng pagkokorona sa mahal na birhen ng Antipolo sa itaas. Magsisimula raw ako sa choir loft, magsisiplime ako, papunta roon. Joke lang ha, joke. Ang tres coronadas o pagpuputong ng korona sa Birhen ng Antipolo, Birhen ng Marikina at Birhen ng Aranzazu ay reflection lamang ng pagkareyna ni Maria bilang reyna ng langit at lupa. It is a reflection of the queenship of Mary as Queen of Heaven and Earth. Familiar tayo sa Queenship of Mary dahil ang ikalimang misteryo ng luwalhati, the fifth mystery, glorious mystery. Mary was made Queen of Heaven and Earth. Bakit kaya? Ano ang impact o significance ng Queenship of Mary? Ang clue sa sagot ay matatagpuan natin sa ating traditional na ginagawa, ang salubong. Tayo po halos lahat ng parokya, tuwing madaling araw ng Easter Sunday ay may salubong. Gumigising tayo ng ang mga lalaki ay nagtitipon sa isang lugar kung nasaan ang imahen ng Risen Lord. Ang mga babae naman ay nagtitipon sa ibang lugar kung nasaan ang imahen ng mahal na birhen na nakabelo ng itim. At sa isang hudyat, sabay silang magproposisyon at sila ay magsasalubong. Ang dalawang prosisyon na ito sa gitna o sa isang lugar, at doon sa lugar na yon, merong isang anghel na ibababa. At aalisin ng anghel na ito ang itim na belo doon sa mahal na ina. At pagkaalis ng belo ay kakanta ng Rachel, Queen of Heaven, rejoice, for he whom you were chosen to bear has risen, as he said, Alleluia. At yung rin po ang dinadasal natin sa Easter season sa halip na Angelus. At ang dalawang prosesyon na ito ay nagiging isa
at sila ay nagpapatuloy sa prosesyon hanggang sa pumasok sa simbahan o magkaroon ng misa doon sa patio. Yung pong salubong ng ina at anak ay hindi po nakatala sa banal na ebanghelyo. Subalit, dama ng ating Catholic devotion na si Jesus ay nagpakita na ina noon siya ay muling nabuhay. At si Mary ay tinatawag na Queen of Heaven. Maraming tawag kay Mary ang magaganda. Pero dapat nating alalahanin na katulad ni Jesus sa kanyang Paschal Mystery na ang culmination o climax ay sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ganun din si Maria. Meron siyang bahagi sa pagpapakasakit at luwalhati katulad ng kanyang anak. Si Maria ang first disciple. Sa Ignatian Retreat, na kung tawagin ay Call of the Kingdom, hinihingi ni Jesus sa mga tagasunod niya, sundan siya sa kanyang mga sakripisyo, sa kanyang paghihirap upang masundan siya sa kanyang kaluwalhatian. At precisely, ito ang nangyari sa buhay ni Maria. Bilang babae noong panahon na yon, sa Jewish culture ay mababa ang kanyang status. Para bang ang mga babae noon ay second class citizen. Pero hinayaan niya ang Espiritu Santo na pangunahan siya. Umpisa sa Annunciation. Katulad ng narinig natin sa banal na Ebanghelyo. At ganun din sa kanyang buhay hanggang siya ay inakyat sa kalangitan, Assumption. Siya ay nagbigay silang sa kanyang anak na si Jesus doon sa Sabsaban. Siya ay naging refugee noong siya, si Jose at ang kanyang anak na si Jesus, sanggol, ay kinakailangan tumakas upang hindi mapatay ni Herod ang batang si Jesus. At sa presentation at the temple, siya ay nagtataka sa sinabi sa kanya ni Simon na tungkol doon sa batang kanyang isinilang at tungkol sa mangyayari sa kanya na mayroong balaraw na tatarak sa kanyang puso. At nung si Jesus ay malaki na at dinala sa templo at nawala, hinanap nila ng 3 araw at natagpuan nila, hindi niya maunawaan ang sinabi ni Jesus, "I have to be at my Father's business." At yun ay pinagmuni-muni niya sa kanyang puso. Kaya bagamat hindi niya naunawaan ang lahat-lahat, tinanggap pa rin niya ang kalooban ng Diyos hanggang sa paanan sa krus kung saan ay nakita niya ang paghihirap ng kanyang anak na si Jesus. Kaya nga, kung ano ang nangyari kay Jesus, paghihirap at muling pagkabuhay, ay nangyari kay Maria, paghihirap. Hindi palibasa sinunod niya ang kalooban ng Diyos ay exempted na siya sa mga sufferings. At hindi palibasa tayo ay mga mabubuting mga Katoliko o Kristiyano, exempted tayo sa suffering. Subalit kung katulad ni Maria, maging tapat tayo sa kalooban ng Diyos, katulad ni Maria at ni Jesus, tatamasahin natin ang muling pagkabuhay. Kaya kailangan kung tunay na mga deboto tayo ng ating patron, ng Antipolo, Birhen ng Marikina, Birhen ng Aransasu, kailangan sundin natin ang sinabi niya doon sa unang himala ni Jesus sa Kana.
nawala ng alak, naubusan ng alak ang mga ikinasal, sinabi kay Maria at sinabi ni Maria kay Jesus. At sabi ni Jesus, ano sa akin yan? Pero ganun pa man, sinabi ni Maria sa mga katulong, gawin ninyo ang inuutos niya. Do whatever He tells you. At ganun din po ang mensahe ni Maria sa atin, kung talagang siya ang reyna natin. Reyna ng ating buhay, reyna ng ating puso, reyna ng ating pamilya, reyna ng Antipolo, reyna ng Marikina, at reyna ng San Mateo. Do whatever He tells you. At dalawa lang naman ang sinabi ni Jesus, mahalin ninyo ang Diyos at mahalin ninyo ang isa't isa. Sabi pa nga ni Jesus, if you love me, do my commands. Kung mahal niyo ko, susundin ninyo ang mga utos ko. Kaya ang pagpapahalaga kay Maria at tunay na devotion kay Maria ay sundin yung inuutos ni Jesus. Pagmamahalan na mahirap. Kasi parati tayong binibigyan ng choices between God or the world. Between the values of this world or the values of Christ. At kung pipiliin natin si Jesus sa kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, at kung hahayaan natin ang Espiritu Santo na kumilos sa ating buhay, we will have a share in the glory that God has reserved for those who love Him. Amen. Ngayon po ay ating masasaksihan ang maringal na pagpupuno canonical sa mahal na birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Tumayo po ang lahat para sa pagbasa ng dekretong nagbigay pahintulot sa koronasyon ng mahal na birhen ng Antipolo, 90 taon na ang nakararaan. Ang salin sa Kastila ay babasahin ni Reverendo Padre Ral Jaden C. Pagergan, Bikaryo Parokyal ng Pambansang Dambana ng Mahal na Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay. Rafael Titular de Santa Praxedes, Presbitero Cardenal de Santa Iglesia Romana Mary del Val, Arkipreste de la Basilica Patriarcal de San Pedro en Roma, Prefecto de Sagrada Congregación de la Reverenda Fábrica El Capítulo y los Canónigos, al Reverendísimo Señor Miguel James O'Doherty, salud en el Señor, el Reverendísimo Capítulo de la Catedral y Desclero de tu Archidiócesis, acaba de manifestar a nuestro capítulo corresponde conceder el privilegio y honor de coronar las imágenes de la Madre de Dios que se distinguen por la antigüedad de su culto o por la fama de sus milagros, que allí en Antipolo se venera una preclara insigne imagen
de la Santísima Virgen María, Señora Nuestra, llevada a las Islas Filipinas por Don Juan Niño de Tabora, la cual por espacio de 3 siglos viene siendo el consuelo de la defensa de sus habitantes. Singular y filial devoción todos esos pueblos. Así que, llevada piedad, no sea que dicha augusta imagen sea coronada con aquella corona de oro con que suelen ser ornadas por nuestro capítulo las prodigiones de la Madre de Dios. Suplica que ha sido corroborada con tus cartas. Nosotros, pues, que tanto anhelamos Santísima Virgen honrada en todas partes del mundo, accedimos gustosos a tan justa súplica. Por tanto, el día de 13 de junio del presente año, congregados en la sala capitular, todos que de los documentos presentados aparece claro que dicha santísima imagen reúne los que requieren para la solemne coronación, dignidad para nombramiento y culto de la Madre de Dios. Más y más en las Islas Filipinas, católica y apostólica, con unánime consentimiento decretamos y mandamos que dicha preclara e insigne imagen de Antipolo, Señora Nuestra, que se venera en el citado santuario, sea solemnemente coronada. Para acto, el día que tú eligieres, en virtud de las presentes letras, liberimamente por nos expedidas, Señor Arzobispo de Manila, facultad de subdelegar para el caso a otro obispo, si a ti bien te pareciere, dado en Roma el día 18 de junio del año del Señor de 1925, del pontificado de nuestro Santísimo Señor, el Papa Pío X, el año tercero. Vicentius Bianchi, canonicus ab actis, Josephus Cascioli, cancellarius. Magsiupo po ang lahat. Ang sali ng dekreto sa Filipino ay babasahin ni Reverendo Padre Reynante U. Tolentino, Rektor ng Pambansang Dambana ng Mahal na Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay. Prepare sa gradong lupon ng banal na gusali ang kapitulo at kanonigo. Sa lubhang kagalang-galang Michael O. Doherty, kalusugan sa Panginoon. Ang kagalang-galang na kapitulo ng inyong simbahang katedral at iba pang mga pari ng inyong archdiocese ay naghapahayag sa aming kapitulo na may pananagutan sa pagkakaloob ng pribilehiyo at karangalan koronahan ang mga imahen ng Ina ng Diyos na bantog dahil sa katandaan ng pamimintuho sa mga ito at tanyag sa mga himala na sa Antipolo ay may isang mabunying imahen ng Mahal na Birheng Maria, ating ina na pinararangalan na dinala sa Pilipinas ni Don Juan Niño de Tabora na sa loob 3 siglo ay nagsisilbing kaaliwan at tagapag-adya ng mga mamamayan ito. Dahil dito, ang buong sambayanang ito ay nagpapahayag ng natatangi at makaanak na pamimintuho sa kanya. Sa gayon, upang angkupan ang kanilang walang bahid na debosyon, hiniling ninyo sa amin na ang nasabing imahen ay makoronahan ng isang gintong korona
na karaniwang iginagawad ng kapitulong ito sa mga kahangahangang imahen ng Ina ng Diyos, isang kahilingang pinatototohanan ng inyong mga liham. Dahil dito, kami na matagal nang nagnanais na maparangalan ang Mahal na Birhen sa buong daigdig, ay masang-ayon sa inyong kahilingang ito. Ng taong ito, habang nagkakatipon sa bulwaga ng kapitulo, natagpo ang malinaw mula sa mga dokumentong inihain na ang banal na imahen ay nakatutugon sa mga kondisyong kinakailangan para sa isang maringal na koronasyon. Para sa higit na ikararangal ng banal na Santatlo, para sa higit na hiyas at debosyon sa Ina ng Diyos. Taglayit lalo pang palaganapin sa Pilipinas ang kalatayang Katolika at Apostolika nang may lubos na nagkakaisang pahintulot. Iniaatas namin at iniutos na ang mabunyi at natatanging imahe ng Birhen Maria ng Antipolo, ating ina na pinipintuho ng dambana, ay maringal na koronahan. Para sa dakilang gawain ito, sa araw na inyong pipiliin, sa kapangyarihan ng liham na ito, na kusang loob naming pinadala, inaatas namin ang lubhang kagalang-galang Arsobispo ng Maynila, taglayang kapangyarihang iniatas ang gawain sa isa pang obispo. Kung inyong mamarapatin, ipagkaloob, pinagkaloob ng sa Roma, 18 ng Hunyo, sa taon ng Panginoon, 1025, katlong taon ng pagiging Santo Papa ng kanyang kabanalan, Papa Pio 11. Tayo po ang lahat para sa pagpapasalamat at panalangin. Pinagpala ka, Panginoon, Diyos ng langit at lupa, sapagkat sa iyong habag at katarungan, ibinagsak mo ang mga makapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Ang kamanghamanghamong karunungan ay iyong ipinamalas higit sa lahat sa salitang nagkatawan tao at sa kanyang Birheng Ina. Sapagkat siya na iyong anak na malayang nagpakababa, maging hanggang kamatayan sa krus, ay nakaluklok ngayon sa iyong kanang kamay at nagniningning sa walang hanggang kaluwalhatian ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At siya, ang birheng nagnais na tawaging iyong lingkod, ay sadyang pinili upang maging ina ng tagapagligtas at tunay na ina ng lahat ng mga buhay. At ngayon, siya ay tinanghal na higit sa koro ng mga anghel at nagahari sa kaluwalhatian kasama ng kanyang anak na nananalangin para sa sangkatauhan at tagapagtaguyod ng biyaya at reyna ng awa. Kaya, Panginoon, mag-iliw mong tunghayan ang iyong mga lingkod na sa pamamagitan ng pagpuputong ng korona sa imaheng ito ng ina ng iyong anak, ang mahal na birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, ay nagpapahayag sa iyong anak bilang hari ng sangsinukob at nagsusumamo sa mahal na birhen na reyna.
ipagkaloob mo sa amin ang pagpapala upang matularan sila sa paglilingkod sa iyo, upang gawin ang iniatas ng pag-ibig para sa kapakanan ng aming kapwa at ilaan ang aming sarili. Nang sa gayon ay maakit namin ang aming kapwa tungo sa iyo, upang magpakababa sa daigdig. Nang sa gayon ay maitaas sa kalangitan kung saan ginagantimpalaan mo ang mga tapat mong lingkod ng isang korona ng buhay sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Dios, que es nuestra reina sin fin rendir.
panalangin ng bayan. Ngayon ay buong kababaang loob tayong dumulog sa Diyos nating Ama na gumawa ng mga dakilang bagay para sa mahal na Birheng Maria at nagpapatuloy sa kanyang mga kahangahangang gawa sa simbahan. Ating isasagot, Panginoon, pakinggan mo ang iyong bayan. Panginoon, pakinggan mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, upang kaisa ni Maria ay maipahayag nito ang mga kamangha-manghang gawain ng Diyos at maipamansag ang kaniyang habag sa lahat ng mga bansa sapagkat ibinabagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinataas ang mga nasa abang kalagayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng tao sa daigdig, upang sa udyok ng Espiritu Santo, sila ay matipon bilang isang sambayanan ng Diyos sa ilalim ng pamamahala ni Kristong Hari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang iyong bayan. Para sa pagkakaisa ng mga bansa, upang sa pamamagitan ng mga panalangin ng reyna ng kapayapaan, ang puot ay maisang tabi, ang mga digmaan ay mawakasan, at ang lahat sa daigdig ay magtamasa ng kasaganaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang iyong bayan. Para sa mga nagtitiis sa karamdaman, kahirapan, kalumbayan, pagkabilanggo o pag-uusig, upang sila ay palakasin ng mahal na Birhen, ang reyna ng awa, at mapasigla ng kaniyang makainang pagkalinga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang iyong bayan. Para sa ating nagkakatipon ngayon, upang sa pagkilala sa natatanging karangalan ng mahal na Birhen, matularan natin ang kaniyang kapakumbabaan at diwa ng paglilingkod at higit siyang mahalin sa araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang iyong bayan. Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng mga panalangin ng mahal na Birhen Maria na ipinagkaloob mo sa amin bilang aming ina at reyna, itulog mong kami rin ay makasalo sa kagrasya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain, ngayon ang mahal na birhen ay ginugunita, kami humihiling na kami ay matulungan nawa ng iyong nagkatawan taong anak na naghain ng sarili sa krus na dambana at ngayoy nabubuhay kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming pinararangalan ang mahal na Birhen, ang aming ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipo ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin, pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan na dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawing niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng inang Diyos ang mahal na Birheng Maria, ang Birhen ng Antipolo, si San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, ng mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ng inyong lingkod, si Papa Francis, ang aming obispong si Francisco, si Gabriel na aming obispo emerito, ng tanang mga obispo at ng buong kaparian, at ang iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinitipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo sa iyong kaharian ang mga kapad naming yumao at ang lahat ng lumisan nasa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makarating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagat aming masisilayan ang iyong kagandahan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagmamahal at pagtitiwala nating awitin ang panalangin itinuro ng Panginoong Hesus. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinanindigan naming Diyos na totoo at tao namang totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ay siya nawang magpaging dapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay. Sa bisa ng kanyang nagliligtas na pakikinabang. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mensahe ng pasasalamat ni Reverendo Padre Reynante U. Tolentino, Rektor ng Pambansang Dambana ng Mahal na Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay. Matagal lang sinasabi na tayo ay bayang Pueblo Amante Maria. At muli sa araw na ito, ngayong Diyos, pinatunayan po natin na minamahal natin ang ina ng ating Panginoong Kristo at minamahal natin ang si Maria, palakpakan natin ang Mahal na Birhen. Unang-una, Bananasan Tatlo, sapagkat na ipagdiwa 2017 at ang anibersaryo ang 10 taon ng canonical coronation ng Mahal na Birhen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pasalamaris Priest at ang Obispo sa pangunguna at ang lang kasama kahit siya ay emeritus bahan at ang ating Bishop Gabriel Reyes at sa mga kapatid pong pari sa ating diocese at sa mga ibang dioceses, maraming salamat po. Palakpakan po natin ang mga pari. Sa tingin ng Cardinal Antonio Tagle, ang buong ARCAM na kinakatawan ngayon ay na 30s. Alam, Mahal na Birhen, kung bakit namin kayo gustong pasalamatan. Bisya, Cardinal Antonio Tagle, sa buong ARCAM, maraming salamat po. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat din pati mga government officials sa panguna ng may bahay na ating mayor, ang napakaganda at napakasweet na si Andeng Inares. Palakpakan po natin si Mrs. Inares. At ating Gatlabayan sa mga ating former congressman and mayor, Lito Gatlabayan. Maraming salamat po. At ang mga konsehal na narito, pasalamatin po natin silang lahat. Maraming salamat po. Hindi makakarating dito ang daabat at ng Birhen ng Aransasu kung hindi dahil kay Monsignor Pete Canyonero ang Parish Priest na, at kay Father Larry Paz ang Parish Priest ng San Mateo at sa lahat ng delegate. At dahil ngayon, sa lahat ng mga sumagot ng Mahal na Birhen at dito sa altar simula pa noong unang Martes ng Mayo hanggang unang Martes ng Hulyo. Palakpakan po natin silang lahat. Pasalatin yung laging nagpapakain tuwing katapusan ng prosesyon. Hindi po sila magpapakilala. Gusto nila, Mahal na Birhen na lang ang nakakaalam. Kaya sa mag-asawa po na lagi nagpapakain tuwing katapusan ng prosesyon, Mahal na Birhen at ng Panginoon, sila rin po ang sumagot ng bulaklak sa ating karo ngayon at mga rosaryo ang pamimigay mamaya. Palakpakan po natin sila. Salamat ng sir, mga layo, mga guard natin sa opisina na nag-guard Sanchez, ang National Shrine Ministry, sa pangunan ni Tita Epiago, ang ating Finance Council, sa pangunan ni Santiago, sa lahat ng mga organizations, sa mga
sa lahat mga hindi ko rin nabanggit, ang magtampo, kukunin ni Lord. Sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat po. Palakpakan natin ang bawat isa. At mga deboto, galing sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang parokya, na laging nandito, maraming maraming salamat po. Palakpakan natin silang lahat. Kahapon, tinanong ko sa opisina, ilan kasama ng mga nung May 1? More car pala traffic lagi sa Antipolo. Palakpakan natin ang mga may debosyon sa pagbabasba nilang mga sasakyan. Yan po ay ngayon pa lang. Hindi ko pandang munisipyo kung ilan na umakyat simula nung Mayo hanggang Hulyo. Ang taon daw, around 3 million yata. More than 3 million. Kaya palakpakan natin ang Antipolo. At muli, magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Purihin ang ngalan ng Panginoon. Ngayon at magpakailanman. Ang ating tulong ay nasa Panginoon. Inangyayahan ko si Bishop Gabby na samahan ako sa pagbabasbas sa mga tao. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang banal na Eukaristiya. Naialay na natin ang banal na Eukaristiya. Humayay ang pagmamahal. Salamat sa Diyos. Salamat maraming Daniel. Thank you.
na mailagay sa karo. At po, lahat ay doon. Muli po.